Naghain ng comment o posisyon ng Department of National Defense sa Pasig City Regional Trial Court Branch 159 kahapon. Ayon kay Assistant Secretary Eric D. ng Legal and Legislative Affairs ng Department of National Defense, nakasaad sa kanilang mosyon ang sagot ng DND sa hirit ng kampo ni Religious Leader Apollo Kibuloy na ilipat ng kustudiya mula sa Philippine National Police patungo sa Armed Forces of the Philippines. Naghain po ang Department of National Defense ng ating opposition upang tutulan ang pagpapalipat ng mga akusado sa kustudiya ng AFP po. Paliwanag ni ASEC D, ang mga detention facility ng AFP ay para lamang sa kanilang mga tauhan na may kinakaharap na kaso at hindi para sa mga sibilyan gaya ni Kibuloy at kaniyang mga kapwa akusado. Yung mga AFP detention facilities naman po natin, para po ito sa mga military officers and personnel charged or convicted of service-related offenses under the jurisdiction of the General Courts Martial. Sinabi rin ng opisyal na hindi naman under court martial at pawang heinous charges ang kinakaharap nila Kibuloy, kaya saklaw ito ng mga civilian courts. Kaya hiniling nila sa korte na huwag ipalipat sa AFP facility si Kibuloy at apat na iba pa, na ngayon ay nakaditine sa PNP Custodial Center sa Camp Krame. Ang mga alegasyon po laban sa mga akusado ay pawang mga heinous crimes na nasasaklaw po ng ating mga civilian courts. Nararapat lang po na manatili sa ating law enforcement agencies ang kustudiya ng mga akusado at hindi po sa kasundaluhan. Ginawa ng DND ang hakbang matapos silang hinga ng sagot ng korte sa very urgent motion for transfer of custody na inihain ng kampo ni Kibuloy. Ayon kay ASEC D, kahapon lang nila natanggap ang kopya ng nasabing motion. Mayroon din ani ang kahalintulad na motion na inihain ng kampo ni Kibuloy sa Quezon City Regional Trial Court at maghahain din sila ng comment opposition. Una nang sinabi ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na si Attorney Israelito Torion na nais nilang ilipat sa AFP facility ang kanilang kliyente upang matiyak ang kanyang seguridad. Susubukan rin nilang hilingin sa korte na isailalim sa house arrest si Kibuloy dahil sa edad nito at health condition. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.